mga kalakwacha, welcome back to my channel. And for this vlog, hindi muna tayo aalis, wala muna tayong destination. So ang lakwachera niyong friend ay steady muna dito sa bahay. But I will give you 10 travel tips sa ating mga Pinoy travelers, mapa first time or mapa hindi. These travel tips, magagamit niyo to for your out of the country travels. So stay tuned. Dahil I'm sure na magiging useful naman siya lahat. So, ayan, didiscuss na natin siya isa-isa. So, itong mga tips na to ay from my own experience dahil sa marami nang nagtatanong sa akin kung paano or ano bang mga dapat gawin. Inraft ko na siya para panoorin nyo na lang. Okay, mga kalakwacha, hindi tayo magpapaligoy-ligoy pa. So, for our tip number one, ito ay napaka-importante. Ang ingay naman ng aso. Tip number one, check the weather of your destination country. Bakit? Siyempre, kailangan nyong malaman kung ano ang dapat nyong suotin. Alam nyo naman tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa mga OOTD shots. Mahilig tayo mag-Instagram photos na kahit uwis buhay na, di ba, mag-picture pa rin tayo. Kailangan alam nyo kung malamig ba or mainit dun sa bansang pupuntahan nyo. At wala namang masamang maniwala dun sa mga weather forecast na nasa internet kasi most of the time accurate yon. Pagka sinabi dun na malamig, eh magtiwala kayo na malamig. Talagang magdala dapat kayo ng mga jacket, mga warmers, hand gloves. Depende kung gaano kalamig. Depende kung spring yan or winter yan. Dapat alam nyo rin kung ano yung level ng lamig, okay? Kasi nangyari yan sa amin before nung nag-Taiwan kami. Akala namin na joke-joke lang na ganun siya kalamig kasi nga nagmamaganda, nagmamarunong, since nasa taas lang siya ng Pilipinas, akala namin bagyo-bagyo lang yung peg. So pagdating namin doon, nangingisay na kami. Hindi kami na-inform na tama ba itong pinagagawa namin, ilang degrees na kaya ito, grabe. Nanginginig na, nangangatal na ako, girl. Hindi ko na kayang kumahot-fit pa. Akala namin, okay na yung mga suot namin na to, pero kulang pa siya, parang kulang pa siya ng tatlong layer. Diba? So, bumili pa kami doon ng mga outfit, ng mga gloves, edi napagastos pa kami ngayon. So, kung alam na namin tong tip na to noon pa, edi sana hindi kami napagastos. Kaya kayo mga kalakwacha, sundin nyo itong aking tip number one na kailangan i-check nyo talaga ang lagay ng panahon, okay? Para hindi na kayo mapagastos kung ano man yung kailangan nyo na outfit. And ano pa yung mga kailangan niyang dalhin. Kung mainit naman, syempre, importante yung ating skin protection. Napaka-init! Anong masasabi mo? Init, matitigtan. Bismaw! Sunog! Sunblock, yan. Sunglasses, hats, umbrellas. Kaya bibili pa kayo doon. Kasi imbis na maggastos nyo siya sa iba, di ba? Maggastos nyo pa para lang sa outfit nyo, which is hindi siya practical. And additional sa ating weather checking, dahil nga kaya natin chine-check ang lagay ng panahon para alam natin kung anong dapat nating suotin, huwag nyo rin kalimutan na alamin kung ano yung mga bawal suotin sa isang bansa. Meron kasing mga country na medyo conservative, bawal mag-shorts, bawal mag-ano, backless. Maya dyan, hubadera yung peg nyo, tapos yun pala conservative. So, dapat i-check nyo rin yun along with the weather. Basta pag mga may kinalaman sa outfit, dapat ready kayo kasi lamon na, di ba? Picture-picture, ganyan. Tip number 2, check what travel adapter are they using in that country. Ano ba yung travel adapter? Ito po ay yung mga ganito, yung mga nagagamit natin sa charger. Yan, iba-iba kasi siya per country. So, dapat i-search nyo kung ano yung ginagamit nila. Okay? Kasi, kapag hindi nyo siya chinek, ang tendency, hindi kayo makakapag-charge. Siyempre, para makapag-charge kayo, bibili kayo ngayon ng ganito. Eh, medyo may kamahalan ito doon. Yung sa akin, binili ko siya sa Malaysia kasi wala akong dala. So, mga 89 ringgit ata yun. Or sa pera natin, basta ano, hindi na ako nag-convert kasi nakakaiyak. Mahal siya. Pwede nyo rin namang i-check yung hotel nyo. Baka meron naman silang mga free adapter or baka naman yung mga outlet nila is USB type na isasaksak mo na lang yung cord ng charger mo and then you're good to go. Kung naka-hostel ka, kadalasan meron na yun sa mga sarili-sarili nyong kama na mga saksakan. Yung iba, dipindot na lang. Depende kasi eh. Basta importante na i-check nyo kung ano ba yung gagamitin para yun, para rin sa inyo yun, para makapag-charge kayo. So, tip number 3,
Check if your destination country has free Wi-Fi everywhere. Hindi lahat ng bansa pare-parehas na merong free Wi-Fi. Yung iba meron lang sa mga certain places like airport, coffee shops, sa hotel nyo, pero paglabas nyo wala na. Ganun. After 2 hours of searching without internet. So, kung gusto nyo yung mag-internet kayo lagi, makapag-post kayo agad, importante na alam nyo kung meron talagang Wi-Fi dun sa bansa na pupuntahan nyo. Ngayon, kung wala, I advise na bumili kayo ng tourist SIM card. Meron ito kagad dun sa mga airport pa lang. So, paglapag nyo, yun na kagad ang dapat nyong bilhin. Unang-una. Kasi good for 7 days, tapos mabilis yung internet na yun. Kahit kunwari, apat kayong magkakaibigan na nagka-travel, pwede niyang isang SIM card na lang, tapos connect-connect na lang, hotspot-hotspot na lang, kaya na yun. Hindi naman sila kagaya ng internet ng Pilipinas na, alam mo na, super bagal, di ba? Ibang level yung internet sa ibang bansa. 30 minutes na kami dito nag-aantay. Na si Atashi. Kakabili nito ng SIM card, nakakaloka. Alam ko yung pag-review SIM card. Dapat ay itawa lang. Interview ko pala to, diba? May interview pa. Ano ba yung BPI credit card natin, your master? And ayun, kung ano naman, kung bibili kayo ng tourist SIM card, just make sure na yung cellphone nyo is open line. Kasi ito nangyari to sa akin. Parang mga nakatatlong travel na ata ako, nas nabili ako ng SIM card. Tapos nagtataka ko bakit hindi siya gumagana dun sa cellphone ko. Akala ko naman sira or may nangyaring iba, ganyan. Tapos pag pinapagamit ko sa iba, gumagana siya. As yun pala, kasi nga, naka-globe locked yung cellphone ko. So kapag yung mga naka-line dyan, ha, huwag na kayong bumili ng SIM card kasi hindi nyo siya magagamit unless meron kayong extra phone. Interview ko, kamusta yung SIM card na hindi gumagana? Huwag yung cellphone ko naman! Mahal pa nung ano niya, SIM card. 500. So sa pera natin, mga 1K, ganun. Ginto best! Pwede pa rin naman kayong mag-roaming, though hindi siya ganun ka-advisable kasi medyo, laman na, medyo pricey kapag ka nag-roaming tayo. So tiis-tiis na lang kung saan may wifi, ganun, makikonek. Tip number 4, you have to check the transportation cards or yung tinatawag na tourist pass para to sa mga nagpa-plan na mag-commute or dun sa mga naka-DIY travel. Pero kung naka-package naman kayo na meron ng susundo sa inyo sa kamagahatid, you can disregard this kasi kaya nga kayo nag-package para hindi na kayo mamroblema sa transportation. But yun nga, kaya nasabi ko kanina, kung DIY ka, kailangan mo to. Kadalasan, meron mga bansa na meron silang tourist pass na card. Teka, kuha ko ng example. Ako kasi kinokollect ko yung mga tourist pass sa mga pinupuntahan ko. Yung iba naman, sinusurrender ko kasi meron yung refund. Okay, eto. Nakita nyo siya. Ito yung ginamit namin sa Taiwan. This one is Taipei. We have a Taipei pass. Unlimited for 3 days. Nagamit namin to. This one is unlimited for bus saka sa train. So, hindi na kayo mahahassle. Hindi na kayo kailangan pumila pa na bili pa kayo ng ticket kada. Saka, eto, kahit unlimited pabalik-balik kayo dun sa station, itatap nyo lang siya. Diba? Ganun lang kadali. Walang kahassle-hassle. Iba-iba siya. Meron siyang 3 days, may 2 days, merong 5 days. Depende sa offer ng country. Ang mangyayari naman dito, kunwari, lagpas kayo ng 3 days, ipapa-extend nyo lang siya. You always have to present your passport. Yung kakalimutan yun. Ngayon, kung wala namang silang unlimited pass, pwede kayong mag-purchase ng mga reloadable. Kagaya nito, ito naman, this one is from Hong Kong. This one is Octopus Pass. So, ito naman pwede siya kahit saan, sa bus, sa train, pwede rin sa 7-Eleven, basta yung mga stores nila na merong top to pay, yan. Very convenient din siya, hindi nyo na kailangan mangamba kung baka mawalan kayo ng pera. Load nyo lang dito yung mga pera nyo. Tapos, yun, pwede ka nang gumalagala kahit saan. Tapos syempre, alamin nyo rin yung exemption ng mga card kasi hindi lahat ng unlimited is applicable sa lahat. Kasi meron din silang mga special na mga train na exclusive. Like for example, sa Singapore. Sa Singapore, yung tourist pass nila, hindi ko may ipakita kasi sinurender ko siya. Kasi pag sinurender mo, meron ka pang refund. May makakuha kang pera. So, sulit din kasi mababalik naman sa'yo yung deposit mo. Para ka lang bumili ng coke sa tindahan tas wala kang dalang bote. Ganun yung peg. So, pagka ganun, meron pa rin silang yun. Mga reloadable. Ito naman is sa Singapore. Ayan. Hindi ko siya masyadong ginamit doon. Ginamit ko lang to sa Sentosa. Kasi sa Singapore, hindi pwede sa Sentosa yung tourist pass nila. So, nagmamaganda sila. Eh, ang haba ng pila kaya dun. So, kung meron kang reloadable card, like ang handa, loadan mo lang yon, then you're good to go. Diba? Ganun lang kasimple.
Pero syempre, hindi kasama yung mga taxi dito, no? Kasi yung mga taxi, expensive siya. So yung Grab, Grab and Uber, meron pa rin naman sila mga promo code dun. Yun, nakakatipid ka pa rin kahit mag-taxi ka basta merong promo. Tip number 5, check if your destination country is an English-speaking country. This one is very important, no? Kasi hindi lahat ng bansa ay English-speaking kagaya natin na ultimo mga namamalimos, di ba? Kaya nilang mag-English pag kinausap sila ng English. Nandito pa rin kami, nag-aantay pa rin kami ng Grab kasi lagi kami kina-cancel. Dahil pag tumatawag sila Vietnamese, eh, hindi rin namin maintindihan, hindi kami magka-intindihan. Yun yung medyo mahirap dito sa Vietnam. Yung English language nila. May mga bansa na kahit 1, 2, 3, left and right, di nila alam yun. Di nila alam to say it in English. So, medyo magkakatrouble kayo kapag ka doon. Kasi, syempre, communication gap, di ba? Paano kayo magkakaintindihan kung hindi sila makausap ng English? So, you better research first before getting there. Kasi, kung hindi sila English speaking, I must advise you na mag-research kayo kahit mga basic words lang. Kung paano sila mag-hi, hello, thank you, ganyan. Tapos syempre sa directions, importante yun. Search yung mga basic lang. Left and right, tapos yung mga numbers. Kahit basic number lang na 1, 2, 3, okay na yun. Maka-form na kayo ng maayos na communication. And ayun naman, syempre, since may wifi naman or may internet kayo, kagaya ng sinabi ko kanina, you have to check kung merong internet. Syempre, pag hindi na natin kaya, tawag na tayo kagad kay kumaring Google para makapag-Google Translate, di ba? Tips ko lang, paggagamit kayo ng Google Translate, huwag yung isang buong sentence kasi hindi siya nagiging accurate kapag ganun. It's better na word by word lang. Keywords lang. Huwag yung i-expect na yung isang mahabang sentence is may ita-translate niya ng accurate. Yung mga salita nila, hindi naman basta-basta sinasabi lang eh. Meron dyan na nakadepende kung paano mapin-renounce yung isang word. So, kapag ka nagkamali ka lang ng konting keme, hindi na nila may intindihan yun. And, syempre, kung ayaw nyo naman na ma-hassle na ganito at meron naman kayong budget, you can hire an English-speaking tourist guide para siya nang bahala mga problema ng mga problema nyo kung paano siya makikipag-communicate doon. Ayan. Okay, tip number 6. Pack light and pack wise. Huwag na kayong magdala ng mga hindi nyo naman ang gagamitin. Kasi sayang yung space, di ba? Saka sayang yung bigat. Huwag kayong mag-exceed. Kailangan masyado kayong careful dun. Kasi mahigpit yung mga airport ngayon na talagang sinecheck nila kung nag-exceed yung baggage mo. Ibangin natin yung aking maleta kung pasok na ba ito sa 7 kilos. OMG! Sobra pa din. So yun nga, plan ahead. Gaya nga sabi ko sa tip number 1, check the weather para alam nyo kung anong sasotin nyo. Para alam nyo rin kung gaano karamit, gaano kabigat. Okay, and make sure na you will have a reserved space for your pasalubong, syempre. Kailangan meron kayong allowance. Posible na wala kayong pasalubong doon kahit konti, di ba? So ito na po tayo sa ating pag-iimpake ng ating balikbayan box. Abroad shoes, yung mga may free-free. Imposible yun. Huwag kayong mapagpanggap. Ganyan din kami. Kasabihin namin, ay, hindi naman ako bibiling pasalubong na wala akong friend, no? Ganyan, hindi ko sila close. Pero pagdating doon, neng, wala, naubos na. Ubus na yung pera mo kasi dumaan kayo doon sa Chinatown tapos nabili mo na lahat. Kasi ang gaganda eh. Ang gaganda kaya doon. Lalo yung mga shoes, bags, ganyan. Sarap mag-shopping. Sarap din mag-shopping kung may pera, di ba? Siyempre, hindi ka na magka-travel nang hindi ka handa. So, mag-reserve ng space para sa pasalubong para hindi kayo ma-hassle mag-impake pag pauwi na kayo, okay? Alright, konti na lang. Tip number 7, book your activity tickets in advance. So ano itong mga to? For example, pupunta kayo ng Disneyland, pupunta kayo ng Universal Studios. Kailangan mag-book na kayo in advance online. Dito pa lang sa Pilipinas, dapat nakabili na kayo kasi mas mura. Kasi meron siyang mga promo na malaki nga yung mga discount. Tapos, ang advantage pa nun, hindi ka na kailangang pumila. Okay.
pagdating mo doon, alam mo na yung ticket mo, would that be a QR code or printed ticket, hindi ka na kailangan pumila, tapos i-scan mo na lang yun, di ba? Wala kang kahasel-hasel. Tapos bukod doon, nabili mo pa siya ng mas mura. Okay, tip number 8. Keep a file or a soft copy of your travel vouchers and tickets. Just in case na mawala, kailangan meron kayong soft copy na nakasave sa phone nyo. Either picture nyo, okay lang yun, or scan nyo, tapos send nyo sa email nyo. At least, di ba, whatever happens, meron kayong copy. Lalo na yung mga, passport, importante rin yan, meron kayong copy sa phone nyo, just in case. Meron pa rin kayong pagkakakilanlan. Eh, yun nga, yung mga tickets kasi, di mo naman kailangan nang dalhin yung mga papel-papel kung magta-travel ka na, paikot-ikot ka na dun. High-tech na tayo ngayon, meron na po tayong mga QR code and barcodes na ini-scan na lang yon sa kung saan man kayo pupunta. So, wala nang hassle yon. Pati yung mga itinerary nyo, kung nakasave na yun sa phone nyo, babrowse nyo na lang yan, ganyan, di na kayo mahirapan eh. Wala na kayo masyadong dala, di ba? Enjoy na lang. Alright, tip number 9, isa ito sa pinaka-importante. Check the safety of the country. Kung safe siya, wala kayong problema. Kapag safe siya, pwede kayong mag-chill-chillax na gumalagala, confident kayo. Sa kapag safe kasi yung country, pwede kayong mag-book ng hostel na lang. Kasi pagka-hostel kasi para yung bed space, dorm type. Parang kama lang yung i-rent mo. Tapos yung mga baggage, nandun lang siya sa ano. Meron namang mga ibang may locker, pero kasi karamihan ng mga lockers dun maliliit. So, ang tendency, lagay mo lang yung luggage mo dun sa kama mo. Eh kung safe yung country, hindi mo kailangang mag-alala. Hindi naman mawawala yun dun kasi mga takot sila sa batas. Hindi kagaya dito sa atin na maglapag ka lang dyan, wala na yun. Huwag ka nang umasa, okay? Pero kahit na ganun, syempre, make sure nyo pa rin na hindi kayo burara, di ba? Nasa isang place lang yung gamit nyo, tapos merong lock yung luggage nyo, di ba? Para sure na safe talaga kayo. And additional na rin para dito sa safety ng country, kung ikaw ay solo traveler, I suggest mag-hostel ka. Kasi sobrang fun kapag ka naka-hostel. Kung naman ay kung medyo friendly ka, no? Pero kung introvert ka, mag-hotel ka na lang. Hindi, yun nga. Kung friendly ka naman, mag-hostel ka para marami kang ma-meet na mga friends. Yun, marami naman doon mga foreigner na maraming mga solo travelers dyan sa mga backpackers. Actually, kahit group kayo, kung safe yung lugar, masasuggest ko talaga na mag-hostel. Bukod sa mas mura na siya, syempre yun yung number one, mas mura talaga yung hostel. Hindi kayo mag-aagawan sa saksakan ng charger. Kasi meron yun bawat kama. Unlike kapag ka naka-hotel kayo, di ba, share-share, minsan isa, dalawa lang yung outlet, ganun. Isa lang yung CR, ganun. Unahan, antayan, sayang oras. Eh, pag naka-hostel kayo, di ba, meron dong shared bathroom na maraming shower, so pwede kayo magsabay-sabay maligo. Di nasayang yung oras nyo, di ba? Kagaya nung Taiwan kami, nag-hostel na kami. Pero meron naman kasing mga hostel na, kunwari, apat kayo, tas nasa isang room lang kayo. Iba-iba naman yun. Ma-search nyo naman yun eh. Mayroon akong next vlog na gagawin. Tapos, didiscuss ko to ng maigi para talagang, yun, makapili talaga kayo ng magandang hotel or hostel. Depende sa sitwasyon. Kasi, ayan, may kanya-kanya blower. Ayan yung shower. I actually chose a hostel because ayun lang yung nag-aagaw sa charger sa CR. And this is a very interesting hostel. So, ayun po sila. Say hi, guys! Nag-vlog ko na yung Hi! So, ito yung aming room. We only have four beds. Ano mga kaboomerang? And then, shala to kasi pwede siyang masara. Yeah. Kung ayaw mo siyang makita yan, sasara mo lang siyang ganun. Ay. And we have locker here. Oh, meron. Ganun siya. Maluwag, very spacious. And, syempre, kung hindi safe yung country, huwag kayong mag-hostel. Mag-hotel na lang kayo para at least you have more privacy. Yeah, yung mga gamit nyo, mas safe siya. Tapos, pagka hindi safe yung country, huwag kayong magdadala ng importanteng documents kapag ka naggagala kayo. Iwanan nyo lang yung sa luggage, iwanan nyo sa hotel. Kasi delikadong ma-snatch yan, alam nyo na. Diba? Paano mo malalaman nga pala kung safe yung isang country? Marami na tayong way. Siyempre, may mga ganitong vlogs na nag-discuss sila kung gaano ka-safe yung isang country. Pwede naman kayong magbasa rin ng mga vlogs. Marami na yan sa internet. Magbasa kayo ng news, diba? Maya dyan,
may mga riot pala na nagaganap dun sa pupuntahan nyo. Hindi nyo pa alam, diba? Magbasa kayo ng news para sa safety yun. Alright, for the last tip, tip number 10, plan a smart itinerary. So for this one, I'll be having a separate vlog for this because medyo mahaba ito. Maraming dapat usisain pagka gagawa tayo ng smart itinerary. But brief description of a smart itinerary, syempre, huwag na kayong maggawa ng activities na pwede nyo namang gawin dito sa Pilipinas. Kasi hindi naman tayo nag-travel para ma-experience yung parehas lang, diba? Pero kung gusto nyo lang ma-experience na, how was it na mag-surfing ako sa ibang bansa, diba? Pwede naman. Okay lang. Siyempre, di naman tayo nagpunta sa ibang bansa para gumawa lang ng mga bagay na pwede naman natin gawin dito. Kapag sinabing smart itinerary, kailangan gumising kayo ng maaga, okay? Wake up early and maximize your time. Siyempre, hindi naman tayo nagpunta, hindi tayo nag-travel, mga kalakwacha, hindi tayo nag-travel para matulog, okay? So, kung meron kayong mga tropa na tulog ng tulog, best, gisingin mo. Kailangan magkusa kang gumising ng maaga kasi sayang ang oras. Okay lang yun na at wala kayong tulog, then pag-uwi nyo na lang kayo matulog. Kasi hindi mo kayo laging nandun eh. Karamihan dyan, lalo na yung mga nagkatrabaho, 3 days lang tayo, weekend, ganyan, di ba? So, kailangan maximize nyo yan. Gising na maaga, uwi ng late, just enjoy. Pag nag-enjoy naman kayo, hindi nyo na mapapansin yung pagod. Eh. Pag-uwi nyo na mapapansin yan. Kaya, yun, kailangan smart tayo pagdating sa pag-draft nyan. Okay, and for the bonus tip for first-time travelers, ito mo yung mga maraming tanong, yung mga first-time, mga kinakabahan pa, first-time sa immigration, ganun. Wag kayong kabahan. First tip na masasabi ko para sa mga first-timers, have it all printed. Lahat ng documents mo, i-print mo na. First one is your travel ticket, your plane ticket rather. Second one is your booking, your hotel booking voucher. Hindi kayo pwedeng umalis ng Pilipinas nang hindi kayo nag-book ng hotel, guys. Kailangan meron na kayong hotel. And hindi ko masyadong ma-advise yung tira-tira sa mga friends, sa mga kumag-anak, which is okay lang naman. Basta kung meron kayong ganun, just make sure na meron kayong invitation letter. Kasi unang-unang hanapin sa inyo ng ating immigration is kung saan kayo mag-stay. Napaka-importante, no? Next nun, I suggest na i-print nyo na yung itinerary nyo. Kung saan kayo pupunta, at least makikita na nila yun doon. Para less questions asked na. And don't forget to bring your company ID kung ikaw ay nagkatrabaho, kung ikaw ay estudyante. Don't forget to bring your school ID. And dress well. Kailangan maayos yung ating pananamit kasi haharap tayo sa ating mga immigration officer. And be confident lang. Just be true to yourself. Be honest. Sagutin nyo lang mga tanong. Simple lang yun. Walang nakakatakot dun. Kayong matakot kung wala kayong ginagawang masama, ha? Okay? Kayo naman ay magka-travel lang, di ba? Kailangan smile, huwag kayong sisimangot kasi naka-bad vibes yun, guys. Kailangan smile lang tayo, friendly tayo. Ganun lang. So, ayan po. Diyan po nagtatapos ang ating 10 tips sa mga Pinoy travelers natin, sa ating mga kababayan. I hope na nagustuhan nyo and I hope na nakatulong ito sa inyo. Kung meron pa kayong mga itadagdag, pwede nyo i-comment baba kung ano pa yung mga suggestions nyo or kung ano pa yung mga tips na gusto nyong matutunan. Kung meron kayong tanong, comment lang. Sasagutin kayo, mabilis pa ako mag-reply. Sanay ako eh, na mabilis mag-reply. So yun, syempre mag-subscribe kayo sa channel ko and abangan nyo yung mga next destinations natin. Meron pa yan, meron akong mga sunod na mga agenda sa buhay. Lakwatsera tayo, diba? So para maging kalakwatsera ka na rin, subscribe ka na sa channel ko. Yan, at Wonder Cassie on YouTube. Ring mo na rin yung bell para meron ka ng notice every time na meron akong new upload. Like, comment, and subscribe. Share nyo na rin para sa inyong mga friends. And see you sa aking next travel. Salamat sa panonood. See you next trip. Bye-bye!